day and welcome po to Love Life. For today's video about Shopee tayo. At ang topic natin will be about standard and own packaging. So in this video, magkakaroon tayo ng comparison between standard and own packaging. So ito, i-weigh natin sila pareho para malaman natin kung ano yung appropriate na packaging for our shop on Shopee. So, ano muna yung standard packaging? Standard packaging, ito yung ginagamitan ng mga pouches. Ayun, yung mga pouches na yun, provided yun ng mga courier service providers ng Shopee for free po yan, walang bayad. So, yung own packaging naman, ito yung from the word itself, own packaging. So, lahat ng supplies na gagamitin for packing the items and for preparing the items to be shipped out, borne yan by the seller. So, lahat si seller yung magpo-provide. So, ito na yung comparison na sinasabi ko sa inyo between standard and own packaging. So, magbibigay ako ng tatlo na good side, positive side ng own packaging. Tapos, ano yung counterpart niya sa own packaging. Tapos, sa ano naman, sa stand, sa magbibigay ako ng tatlong positive side naman ng own packaging. Tapos, ano naman yung counterpart niya for standard packaging. So, we start with the standard packaging muna. So, sa standard packaging, mas maraming courier na merong standard packaging. So, nandyan yung Black Arrow, Expose, Ninja Van, Ninja Van, tapos To Go, JNT Express, yan sa Shopee Express. Yung mga yan, yung mga affiliated sa Shopee na courier, meron lahat yan na own packaging. So, they provide the pouches. Unlike naman sa own packaging, meron lang dalawa. Actually, dalawa na may nakalagay na own packaging. Ito yung Ninja Van own packaging, tsaka Black Arrow own packaging. Tapos ngayon pala, as an update, ito sa JNT, parang meron na rin silang, inagzap na rin nila yung own packaging. Pero wala sila yung ano, hindi tulad ng Black Arrow na Black Arrow Express, tapos may Black Arrow own packaging. So, nakasegregate siya. Tulad ng Ninja Van na Ninja Van Express, tapos Ninja Van own packaging. So, sa JNT, ano lang siya, JNT Express. So, yun yung gagamitin. Pero, pwede kang maglagay ng mga items mo in a box or kung ano mang packaging yung meron ka. Pwede siyang hindi gamitan ng pouches. Pero, provided, yung limit ng weight should be maximum of 20 kilograms only. So, ayun, gagamitin lang is yung JNT Express, tapos basta maximum of 20 kilograms. So, marami-rami na yun kung hindi naman masyado mabigat yung mga produkto mo. Pwede mong gamitin yung own packaging. Pwede kang gumamit ng sarili mong packaging under JNT Express. So, yun yung latest update natin about our courier services. Number two, positive side ng standard packaging. So, meron ngang binibigay na pouches for free. So, yung mga ano pala, naku-confuse pagdating sa packaging, yung mga packing materials na ginagamit tulad ng mga bubble wrap para i-prepare yung items for shipment. Bubble wrap, yung mga wrap, sling wrap, yung mga plastic, mga packaging tapes, yan provided po yan ni seller. So, ipi-prepare nyo lang yung product para ma-secure siya. Tapos, i-insert siya sa pouch. Bali, yung pouches lang talaga yung, also the waybills, yun yung pinoprovide ni courier. Hindi po nila binibigay yung mga packing supplies tulad nga ng mga tapes or iba pang packaging materials. Pouch lang po. So, pagdating naman sa own packaging. So, you have to prepare all the supplies. So, lahat ikaw yung gagastos. Kung ibabox mo man yan. So, magpo-provide ka ng mga boxes, tapos yung mga packing tapes para ma-prepare yung package for ship out. So, pagdating ng rider, yun na mismo yung ibibigay mo sa kanila. So, wala ka nang ilalagay sa pouch or whatever. So, pagdating naman sa weight,
sa standard own packaging, meron lang tayong actual weight. So, kung tinimbang mo yung produkto mo, tapos mag-upload ka ng product, yung actual weight na yung ilalagay mo na weight ng product. Unlike sa own packaging, meron ka pang i-consider na volumetric weight. Sa own packaging kasi, kailangan mo munang sukatin yung dimension ng product. So, yung calculation ng volumetric weight is length times width times height divided by 3,500. Ulitin ko, length times width times height divided by 3,500. Yun yung volumetric weight in kilograms. So, yun yung magiging result niya. So, i-compare mo ngayon yung actual weight at saka yung volumetric weight. So, whichever is higher among the two, yun ang ilalagay mo weight ng product mo kapag mag-upload ka. So, ayun. By the way pala, dun sa dimension ng product, take note na yung length, siya yung may longest side, yung weight, tapos yung ano naman, yung width naman, siya yung may short, shortest side. Sa length, siya yung longest side. Sa width, ulit. Sa height, yun yung shortest side. Tapos yung width, yung middle. Kung alin yung midway dun sa dalawa. Kung yung hindi yung length, hindi yung width. Or hindi yung height, siya na yung width. So, ayun. Yun yung sa volumetric weight. Pagdating naman, dito naman tayo sa comparison nga, wherein may good side naman yung own packaging. So, sa own packaging, mas maraming quantity or tendency na may mas maraming quantity yung maibibenta mo. Kasi, hindi limitado yung size. Kasi kapag hindi magkasya yung order ng buyer, let's say, yung kakasya lang sa pouches 5, umorder yung si buyer ng 10, wala kang choice but to cancel the order kasi hindi siya kakasya sa pouch dahil nga wala kang own packaging. Pero kung may own packaging ka, ma-accommodate mo yung order. Basta within the limit pa rin ng own packaging. Pangalawa is waybill. So kapag nandiyan na yung na-prepare mo na yung product sa own packaging, naka-box na siya, naka-bubble wrap na siya, or naka-plastic na, ang gagawin mo na lang is, ididikit mo na lang yung waybill na ibibigay sa'yo ng courier. Unlike naman sa standard packaging, you still have to pack the, you still have to insert yung order sa mga pouches kapag binigay sa'yo. So, mag-less yung time kapag pick up time na. So, ayun yung pangalawa. Number 3 naman, you can sell bulky and heavy items pagdating sa own packaging. So, kung gusto mo magbenta ng electric fan, pwede. Pero gagamitin is own packaging. Kasi hindi yan pasok sa standard packaging kasi hindi yan kakasya sa pouch. So, may limit po tayo sa mga pouches kasi yung standard size ng largest pouch is 45 cm times 30 cm. Kung tingin mo yung produkto mo is hindi pasok or let's say mahaba siya, tapos hindi siya okay na i-ship out using a pouch, dun na sa Black Arrow own packaging. So, yung namang sa Black Arrow, ay sa ano pala, sa pagdating naman sa weight, dapat sa mga pouches kasi is hanggang 5 kilograms lang yung maximum weight na pwedeng ilagay. Kung medyo mabigat yung produkto mo at mag-over 5 kilograms yung over 5 kilograms yung weight niya, dapat sa own packaging na kasi hindi rin yan i-accept ni courier. So, yun lang. Tapos sa own packaging, ang maximum weight na pwedeng i-accommodate ng mga courier is 50 kilograms. Hanggang 50 kilograms lang po. Kahit sabihin natin yung packaging. So, may limit pa rin tayo na 50 kilograms. Again, sa JNT Express, 20 kilograms. So, gagamitin pa rin na courier is JNT Express. Walang JNT own packaging kasi baka malito kayo. Pwede gamitin yung JNT Express and you can ship out products in boxes. Basta yung limit is 20 kilograms. So, ayun lang guys. Yun lang muna tayo for this video. Kung ano pala, kung sakali you want to decide
Basta yung i-consider nyo, una, yung produkto nyo, kung pasok ba sa, ano, kung own package, like, pasok ba siya sa standard packaging, ma-accommodate ba using standard packaging. So, yun yung isang consideration. At pangalawa, syempre, kung ano yung goal nyo. Kung gusto nyo namang makabenta ng mas maraming produkto, more quantity in one single order, then go for own packaging. So, kung wala ka pang own packaging and you want to have one, just request from Shopee. Kontakin nyo lang si Shopee over email, telephone, or sa chat, sa app na ano yun, para mag-request for any of Black Arrow, Ninja Van, or JNT Express. So, ayun lang guys. Yun muna tayo for this video. Sorry kung medyo natanda. Nalilito ako, nabubulol-bulol. Anyways, thank you very much for your time. And if you have questions at nalito kayo sa mga pinagsasabi ko kanina, just write them down in the comment section at sasagutin ko naman po as soon as possible. Okay guys, thanks again for watching and God bless po sa ating lahat.